mahal. Pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang po natin linggo ng Kuwaresma, banal na panahon, sagradong panahon, pagtitika, paglilimos, pagdarasal, pag-aayuno, pagkakapwa-tao, paghahanda para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At ngayon din, ang pambansang linggo ng migrante, ipagdasal po natin ang ating mga kapatid sa ibang bansa, overseas Filipino workers. At sa salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ang tagumpay laban sa demonyo, ang panalo laban sa daigdig, at ang pagwagi laban sa laman. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuna muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin nyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pag-alagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon,
Diyos ng aming mga ninuno. At dininig niyo kami. Nakita niyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kahapiang dinanas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis niyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala nyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa't kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuugin niya maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tsak iingatan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpentet leong mababangis. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklulohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Isa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal, sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat!" Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito." Wika ng Diablo, "Ipagkakaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat!" Ang iyong Diyos, ang Panginoon, ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa mga anghel na ingatan ka at aalalayang kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat! Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa Kuwaresma maging mulat, isa buhay ang nasusulat
sa Kuwaresma maging mulat, isa buhay ang nasusulat. Ngayong pambansang linggo ng migrante, ipagdasal po natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa, overseas, Filipino workers, nagtsatsaga po sila para sa kanilang mahal sa buhay dito sa ating bansa. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tatlong tukso sa disyerto, itigil mo ang ayuno, pumanig ka sa demonyo. Kapangyarihan gamitin, maakit ka at mahulog. Sagot ni Jesus kay taning, salita ng Diyos ay buhay, Diyos lamang ang iyong sambahin. Ang Diyos huwag mong subukin, tibayan mo ang loob mo. Inawit ko po ang diwa ng Ebanghelyo sa tono ng pasyon, sa tono ng pabasa. Alam po ninyo, dahil sa takbo ng panahon, baka sabihin ninyo, hindi na uso itong tono ng pasyon. Ngunit, habang tayo'y naririto, ipaglalaban natin, ipagtataguyod natin, sapagkat itong tonong ito, itong awit ito, kaugnay, konektado, mga deboto tayo ng itim na Nazareno na nadapa sa bigat ng krus. Ano man ang konektado sa kanyang pasyon, ipagpapatuloy natin, itataguyod natin, alang-alang sa kanya. Kaya sa mga susunod na linggo ng Kuwaresma, lilikha tayo ng mga awit. Nakaugnay sa Ebanghelyo ng Kuwaresma. Kuwaresma, nagsimula po tayo nung salamat po sa inyo. Ayon sa ating internal na seguridad na ahensya at ating mga kolektora, salamat. At sa online, ayon sa Facebook Diagnostics, as Wednesday ito, 1.6 million people reached. Kaya nga, kung may interaction lang tayo, kung nagdadasal tayo ang bawat isa sa atin, isinasaisip, isinasapuso, nagdarasal ang intensyon ng bawat isa kasama sa simbahan o sa labas at mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming, ang lakas po natin ay sa mga bilang natin. Individual, mahihina tayo. Magdasal po tayo para sa isa't isa. Darako na po tayo sa pagninilay ng salita ng Diyos. Tumutula po ako. Ulat, mulat, sulat. Yan po ang ating mga pagbasa, Deuteronomo. Sulat sa mga tag-Roma, Ebanghelyo ni San Lucas. Ulat, ang ating unang pagbasa, Deuteronomo. Paano tayo sasamba sa Panginoon? Haharap tayo sa Kanya. Ang ating sa harap ng altar, ang ating hain, ang ating handog, ang ating alay. Ano ang ating ipepresenta? Magbibigay ulat
Ang ulat natin ay ang ating kung ano resulta, kung ano ang bunga. Kaya nga si Jesus, iugnay ko na po sa Ebanghelyo ang kanyang report sa Panginoon. Tagumpay laban sa demonyo. Panalo laban sa daigdig. Pagwagi laban sa laman. At ang resulta, ang bunga nito, ang epekto nito, pagkatapos labanan ng mga tukso ng demonyo sa ilang, mas matibay, mas matatag. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagkakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad na makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling babubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasya na may mga karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangriyan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantandaman sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati niya dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ihalayin po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing
At sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundaan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalanan ng mga pangalan sa binyag, nagkalang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin.